Hello, welcome po uli sa ating channel. Ang pag-aaralan po natin sa videong ito ay ang tungkol dito po sa alambre. Ito pong alambre sa bakal natin, no? Dito po sa poste. Yung tinatawag na binding wire o yung tie wire, no? Yan po yung step by step na kukompyutin natin. Dati po kasi nag-compute tayo, meron po akong isang video niyan, panoorin nyo rin po. Kaya lang, detailed estimate po yun, no? Medyo matagal pong mag-estimate ng alambre pagka detailed estimate po. Ngayon, kung gusto po nating bumilis, no, mag-estimate yan, pwede po nating itambrol yan or yung tinatawag na rough estimate. Dito po sa video ito, ito po yung tatalakayin natin step by step, no? Kaya lang, bago po tayo mag-discuss nitong rough estimate ng alambre, shout out muna po pala sa kay Jesse James sa PH Caster, yung mga games po niya sa YouTube, no? Paki-watch nyo lang po, napakagaganda po niya, no? Sa mga kabalen naman po, paki-albeyo po ring games ng Jesse James PH Caster. Dakal pong salamat kay kayo, kayo pong pamanalbe ka rin games na. Okay, so yung pong pag-usapan po uli natin, no, yung rough estimate. Kasi po pag high-rise building na, yung 20-story, 10-story building, kung alambre lang po ang i-estimate natin, para sa akin lang po, mas advisable po na i-rough estimate na lang po natin yung mga alambring yan, no? So, dito po, poste po yung gagawin nating sample dito. 0.3 meters by 0.4 meters yung sukat ng cross-section ng poste natin. Yun naman pong height ng poste natin na 7.5 meters po yung gagawin nating example. Ayun po yun, magmula sa baba hanggang dun sa taas na yun, no? Ayan po yung magiging example natin na kailangan po natin yung volume ng concrete para ma-compute po yung bigat ng bakal, no? Dito sa poste. Okay, so gaya po ng sinabi ko, kailangan po natin yung volume ng concrete. Yung pong sukat natin, ito po yun, 0.3 by 0.4 by 7.5, no? And then, yung volume po, kailangan natin yan, 7.5 meters times 0.3 times 0.4 meters. Ang volume po ng poste, ng concrete, 0.9 cubic meters. Since yan po yung poste ron sa perspective natin, no? Ang total volume po ng concrete, 0.9 times 9. Bali, ang magiging total volume po ng concrete, bali, kung imumultiply po, no, yung 0.9 times 9, 8.1 cubic meters. Ayun po yun, no? Yung pong pag-compute naman ng bakal, no, na ng kilograms ng bakal natin, babase po yan sa volume ng concrete, no? Ang formula po, total volume times density ng steel times steel percentage po, no? 8.1 cubic meters times 7,850 kilograms per cubic meter, 2.5% po ang gagamitin nating percentage, i-divide lang po ng 100 yan. Bali, ang weight ng bar po natin, 8.1 times 7,850, no, kilograms per cubic meter, times 0.025. Yung pong, para mawala yung percentage, di-divide po ng 100, magiging 0.025 po yan. Yung weight ng bar po natin, magiging 1,589.6 kilograms, no? Ito pong computation na ito, meron din po tayong example ng pag-compute ng bigat ng bakal sa isang video ko, no? Paki-watch nyo rin po, step by step, detalyado pong diniscuss ko ron sa video yun, no? Paki-watch nyo rin po ito, minadali lang po natin dito. Since na-compute na po natin, no, yung bigat ng bakal, madali na po nating mako-compute yung kilograms ng alambre natin, no? Yan po yung magiging basihan natin. Okay, so yung bigat ng alambre po natin, mako-compute na po natin, no? Kung ilang kilo yung alambre natin. Kasi na-compute na po natin yung bigat ng bakal natin, no? Percentage po kasi ang gagamitin natin dyan. Bali, weight ng bar natin, 1,589.6 kilograms.
Yung percentage naman po natin sa binding wire o sa tie wire, ang ginagamit po natin, nagre-range po yan, no? Ng 0.7% to 1.3% ng weight ng bakal natin, no? Bali, yung tie wire quantity natin, meron po tayong formula, yung weight ng bar natin times yung binding wire o yung tie wire percentage. No, gagamit po tayo ng 1%. 1,589.6 kilograms times 1% po. No? Okay, so para mawala yung 1%, yung 1 di-divide natin ng 100, magiging 0.01 yun. No? Bali, yung binding wire natin is equal to 1,589.6 kilograms times 0.01. No? Bali, ang tie wire natin, no, yung kilograms ng tie wire natin, no, alambre, bali magiging 15.896 kilograms po yun. No? Kung gagamit tayo ng 1%, no? Mas mataas po kung magiging 1.3% po yung gagamitin natin. No? Ngayon, na 15.896 kilograms, bibili na po tayo ng 16 kilograms. Number 16 GI wire po ang ginagamit sa tie wire natin. No? Okay, kung nagustuhan nyo po itong video ko, pakipindot lang po yung like, subscribe, tsaka notification bell sa baba. Thank you very much and God bless po sa inyong lahat.